Kasama niyo pa rin kami dito sa... Pie Night. Sabay ka tayo, 1, 2, 3, go! Pie Night! Eh, sabay nga! Sige. 1, 2, 3, go! Pie Night Love! Alright, basahin na muna natin yung mga messages nyo sa YouTube comment section. Sabi ni Lace, Ate Karen, ipalayag na ang Rongel. Bilis ah. Grabe ang bilis ka agad. Bilis. Kasi ano, Aaron or Jen? Okay, go. Kay JM naman, I like the ship name Karen. RR. Aso. RR. 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 Wait lang, parang ano naman yun? Parang pet na kami. Grabe. Grabe. Pero maraming salamat pa rin sa mga YouTube comments. Just keep them coming. Ngayon naman, we are gonna hear it sa ating Lodi for tonight. Again, let's welcome Idol PH Season 2 finalist, Trisha Gomez. Si Trishy, hi! Welcome sa show! Ang galing. Grabe. Napaka-mature ng boses, napaka-mature ng kanta. Oh. Actually, may tanong ako sa'yo, saan nang gagaling yung inspiration mo to sing these kinds of songs? Well, actually, yung kinanta ko po ngayon lang, yung Dear Heart, ay nirequest po ng aking tito. Aww. So, dahil po actually sa kanya, nakapag-aral po ako ng singing. Mm-hmm. So, I was 7 years old po. Grabe, since 7 ka pa? Po. Tapos may school po kasi siya, may center po siya. Ah. So, dun po ako nag-start na kumanta. Grabe, child so, singer. So, yung tito mo nag-push sa'yo kumanta? Okay. Grabe, I love so, it. Thankful po talaga sa support na binigay niya. And grabe. Syempre yung paniniwala niya po sa talent ko and of course sa akin po mismo. Grabe, and thank God for Tito, di ba? Oh, pero ito, before joining Idol PH naman, bago pa nung nagsisimula ka pa lang, sino at anong ginagawa ni Trisha Gomez? Si Trisha po, grabe, napaka-simple lang tao. Laging tulog. And, ayun po, lagi lang ako nagbabike sa subdivision namin and nagsusulat po ako ng mga kanta. Ayan, tapos nag-training din po ako ng Muay Thai. Oh, wow! Paano yung Muay Thai ba? Pwede ba pasample ngayon? Pasample kayo ngayon. Dahan-dahan lang, ha? Ayoko. Okay, pasample lang sa mga... Ay, totoo nga. Totoo. Kuwari, atakihin ka, susundukin niya. Mamaya, suktukin ako ng totoo. Hindi na po, wag na po. Okay na. Oh, sige. Oo. Pero ito, go, Argel. Meron ka bang pinaka-tumatak na moment sa'yo sa Idol PH? Ang pinaka-tumatak talaga sa akin. Actually, kada round po is hindi ko talaga siya malilimutan kasi grabe yung kaba, yung pressure, and syempre yung experience namin dun sa loob ng Idol. Talagang walang makakapalit dun and hindi ko siya malilimutan. And isa pa, yung nag-asa po kami lahat, kaming 12. Oh. And yun po yung pinakaunang official na kumanta kami sa ASAP. So parang sabi ko, hello, OMG, nakasama ko yung mga artists dito. So parang grabe yung... Si ASAP yun eh, no? Opo, ibang-iba yung grabe yung dating. Eh. Opo, so parang sabi ko, grabe. Grabe. Yung similarity ninyong dalawa, pareho kayo galing sa competition, basically. Paano ba kayo dalawa as a competitor ba? Kayo ba yung tipong ano, everyone's my friend or tipong I want to win talaga? Go. Ako naman... Oh, everyone's my friend. Pero pag may mga tasks, challenges, competitive talaga ako. Gusto ko maging number one lagi. Ay, aggressive siya, mga kapropay. Ay, ikaw naman, Trish. Ako po sa competition, lahat naman po ay friends ko talagang. Tinatreasure ko yung bonding na nabuo doon sa loob ng Idol. And of course, syempre po sa mga piyasang inaaral po namin, talagang doon po ako nag-focus. Sa mga kung ano pong kailangan namin gawin. And then kung may free time po, doon po ako nakipag-bonding sa mga Idol. Grabe. Kamusta naman yung relationship? Ito. After Idol PH naman, after everything and competing, paano naman nagbago yung buhay mo? Oh. Grabe. Pagkatapos ng Idol, parang ibang-iba na, parang lalong nag-burn yung passion ko. And parang madami ding nag-open na doors for me, mga opportunities po, ayan. And then, isang bagay na natutunan ko po sa Idol, yung nagtiwala na ako sa sarili ko. Kasi before po talaga, hindi po ako nagtiwala sa sarili ko. So, doon ko po natutunan yun. Totoo. Yung sinasabi nga nila is more on ano talaga, mas nagdadala yung confidence, especially sa performance. Yes. Pero grabe, thank you so much, Trisha. Thank you. Yes, pero meron pa tayong mga YouTube comments na babasahin. Wala pa.
Oo, pero ano, hindi ko narinig yung sinabi ng ano. Ito pa. Ano yung, aside from singing, ano pa yung mga pinagkakabalaan mong mga hobbies? Aside from riding sa subdivision. At sa Muay Thai, ah. Oh, aside from Muay Thai, na hindi mo sinampulan kay Arnold. Oh my gosh. Wag ah. Hobbies, mahilig din po ako manood ng mga movies. Movie marathon kami sa bahay. And food trip, of course. Mga movies, mostly action po eh. Ay. Kaya nga pa sampulig ka ng Muay Thai ngayon. Grabe. Estrumolyo, no? Nag-stunt. We'll see a lot more for Trisha later, pero maraming salamat for now. Pero dyan lang kayo, dahil may third song pa si Trisha para lang sa inyo, mga katropay. Up next naman, ang TLK, where we listen to you and we give you our TLC advice. Si Arjun po magbibigay na rin po ng advice mamaya. Kaya center love and Canada when Thai Night Long returns.